Hello, Solitizen. This is Rog Camacho, your licensed real estate broker. At andito tayo ngayon sa Barangay Catmon, Santa Maria, Bulacan, particularly dito sa North Grove Hills Subdivision para i-feature namin sa inyo ang isa sa pinakamaganda nilang bahay, walang iba, kundi ang kanila Aspen Model Unit. So bago tayo magsimula, if you are new to my channel, kindly click that subscribe button and hit that notification bell para pag mayroon akong bagong videos na upload sa aking channel, ay agad namin kayong ma-notify. So the house behind me has 2 bedrooms, 2 toilet and bath, at isang parking lot. This house is selling at a price of 4.2 million pesos. Then for as low as 420,000 pesos down payment, ay pwede mo nang makuha yung ating Aspen Model Unit. Bago tayo pumasok sa loob, ay dapat alamin muna natin kung ano nga ba'y nasa loob ng subdivision. Nga ba maganda, dito sa Barangay Catmon, Santa Maria, Bulacan, we can guarantee you that this is 101% flood-free and no fault line. At ang kagandahan pa dito ay located siya sa isang mapuno ng mga environment. At ang lakas ng hangin, grabe! Located siya sa isang mapuno na environment. Bawat kapaligiran mo ay ang dami mga kulay green. So, pangalawa, bakit nga ba maganda dito sa North Grove Hills Subdivision? Dahil in just 45 minutes away, ay andun ka na sa Metro Manila via NX Road. In just 45 minutes away, ay andun ka na sa Camanava area and Quezon City. Pagdating naman sa subdivision, bakit nga ba maganda dito sa North? Munang-una, ito ay kumpleto ang kanilang amenities. We have swimming pool, clubhouse, basketball court, children's playground, and wait, there's more! Dahil dito sa North Grove Hills Subdivision ay meron silang 1.3 hectares for their tree park. Pag sinasabing tree park, ibig sabihin nun, mas maraming portion sila ng open space sa kanilang project na dedicated naman sa mga puno. So ang kagandahan doon, yung ating subdivision ay maaliwalas. And lastly, dito sa North Grove Hills Subdivision ay napakalapad ng kanilang kalsada. We have 10 meters wide for their main road and 8 meters wide naman for their secondary road. For our Aspen Model Unit, we have a minimum wide frontage of 9 meters wide. So the more na mas wider yung frontage ng ating bahay, ay the more na mas maganda. Kasi nga, magmumukha talagang malaki yung ating Aspen or yung ating bahay itself. Okay, dito sa kanilang model unit na papasukin natin ngayon, ay yung kanilang dress up model unit. No? Nang sa ganon, mabigyan tayo ng idea kung paano nga ba ayusin yung ating Aspen Model Unit. For our Aspen Model Unit, we have 2 bedrooms, 2 toilet and bath, at isang parking lot. It has a lot area of 80 square meters and the floor area is 63 square meters. But you know guys, nung inakit ko kanina yung bahay na to, pwede siya sa 3 kwarto. Mamaya, malalaman natin kung bakit. Huwag kang bumitaw, tuloy-tuloy kang manood sa ating vlog. Dito sa ating dress up model unit na Aspen, hindi kasama yung ating mga fence. So, optional na yun sa ating buyer kung gusto nila maglagay ng fence. But normally, tayo mga Pilipino, pag naglumipat tayo sa bahay, dapat naka-fence na yan. Okay? So, unang-una, mahalaga, dapat maglagay tayo ng setback dito. Katulad ng ginawa nila, maglagay tayo ng setback pag magpagawa tayo ng fence. Nang sa ganon, meron tayong space para makapagtanim ka ng mga plants. So, kung ikaw naman ay mahilig sa mga fruits, pwede ka magtanim dyan ng puno ng langka, no? Para nang sa ganon, pag namunga siya, bigyan nyo ako. Alright? Okay? Just kidding guys. Pwede ka rin magtanim dyan ng kalamansi. Okay? Nang sa ganon, malay mo next year, after ng sibuyas, kalamansi na naman yung magmahal. So, ang swerte mo nun. Okay?
Korean ng joke ko. Okay, this area, nakalocate yung ating parking lot. So, by the way, yung ating parking lot, it can accommodate a sedan, van, or SUV. Sobrang ganda ng ating parking lot. Maluwag, malapad, tsaka mahaba. Check natin. Okay, so dito sa portion na to, meron pa silang space, no? So, ang ginawa nila, okay, may space ka na dyan. Naglagay ka ng setback na nasa mga 1 meter. And dito, naglagay ulit sila ng additional, almost 2 meters na setback magmula dito sa wall na to. Hanggang dito, para ulit sa kanilang mga plants. So, wow, I really like the idea of having some small gardens on your, dito sa portion na to, dito sa inyong window, nang sa ganon, pagbagsak ng araw dito sa lupa, ay na minimize yung heat na ba-bounce back na papasok supposedly dito sa inyong pintana. Ayan, so next is our parking lot. Gaano nga ba kalaki yung ating parking lot? 1, 2. So, nasa mga 2.5 meters. So, sa kanilang parking lot, pwede naman ting i-tiles ito. Pero ang ginawa nila, bumili sila ng, ano bang tawag dito sa, ano yan, parang precast na yan. Tapos, ang gitna na yan, nilagyan nila ng mga plants. So, ibig sabihin, maaliwalas pa din yung inyong parking area. Malamig pa din yung inyong parking area. Kasi nga, may mga plants pa din sa gitna niyan. Okay? Ang ganda nun. Yung idea nila, pwede po natin i-apply pag once na nakabili tayo ng bahay dito sa Dulmar, no? Dito sa Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan. So, guys, no, magmula dito sa portion na to, magmula dito. So, susukatan natin kung magkasya nga ba yung pickup ninyo na sasakyan. Kung magkasya nga ba yung inyong van na sasakyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 meters by 2.5 meters, I think that is enough for your pickup or van na sasakyan. So on this side naman, ang kagandahan dito, no? Imagine that you have your 80 square meters na lot area and wow, 80 square meters na lot area. Nakapaglagay pa sila dito ng isang parang mini park. Mini park that you can enjoy with your kids. Pwede kang maglagay ng grotto diyan, yeah, something like that. Then maglagay ng mga plants. Nang sa ganun, meron pa ring lilim yung inyong bahay dito sa loob ng inyong lote. Okay, so dito naman sa kabilang side, on our right side, ay meron tayong setback, no? So, kailangan talaga na merong setback kayo sa likod kasi nga, required yan ng City Engineering Office pag once na nagpatayo kayo ng bahay, lalong-lalo na pag single attached. Okay, so dito, meron tayo ditong kitchen area or what we call this, dirty kitchen area. Tapos, pwede mong labahan, no? Hindi ka maglaba dito. Dito, yung washing machine mo, yan dyan. Tapos, mayroon dirty kitchen dito. Pwede mong lakihan naman kasi itong sink na to, eh. Pwede mo siyang lakihan. Tapos, laliman. Tapos, itatalis mo na lang siya. Instead of sink na, ano, na stainless. Okay, so next, pinakaabangan natin sa lahat is kung gaano nga ba kalaki yung ating mga dining area, paano nila dinistribute yung kanilang living area, dining area, and yung ating mga kwarto. Check natin. Now, we welcome you to our Aspen model unit. Guys, nakita nyo naman, sobrang ganda ng ating Aspen model unit. So ngayon, isa-isahin natin yung mga features ng bahay na to. First, pagpasok mo pa lang sa bahay, mapapansin mo kaagad, ang sarap huminga. Bakit? Sobrang aliwalas. Bakit? Dahil sobrang taas ng ceiling nila. It's more than standard. At nakita mo na ito ay buhos, no? Makita mo yung mga poste. Kitang-kita mo yung steel deck nila ng kanilang flooring dahil steel deck yung ginamit nila. Okay, so yun yung una kong napansin sa bahay na to. Pangalawa, syempre, titiran mo kaagad yung inyong living area kasi kadalasan dito sa living area, dito tayo tumatambay kasama ng ating mga mahal sa buhay. Dito natin nire-receive yung ating mga bisita
yung ating kamag-ana. So dapat, well, relax ka sa inyong living area. Dapat mas maaliwalas, mas malaki. So dito sa ating living area na space, ang napapansin ko dito ay ang dami ng bintana. First, this one. So ito siya, no? May bintana tayo dito. At syempre, gustong-gusto natin yung malalapad na bintana para nang sa ganun magbibigay sa atin ng napakaliwanag na ilaw pagdating dito sa loob ng bahay tuwing tag, tuwing umaga. Okay? So next is, ito pa, meron pa tayo ditong dalawang bintana. Ayan siya, meron tayong isang bintana dito at meron tayo ditong isang bintana. Okay, so dito sa ating pinaka-living area, dito nila nilagay yung kanilang television. Tapos naglagay sila dyan ng mga shelves, of course. Lagay ng libro, kunyari nagbabasa. Lagay ng libro, lagay ng displays. Okay? So dito naglagay sila dito ng kanilang four-seaters na sofa. Pero kung ako ang bibili ng bahay na to, ang una kong gagawin dito ay maglagay ako dito ng trellis. So maglagay ako dito ng trellis. Bakit ako maglagay? Nang sa ganon, itong ating television, dito ko siya ilalagay. Yan, dyan ko siya ilalagay at dito ko maglagay ng mga shelves. Number two, para matakpan itong ating dining area and yung ating, ito, yung ating toilet and bath, yung pintuan ng ating toilet and bath, at of course, yung area o yung portion na to, yung ating stairs going up. Mamamaximize ko pa yung space, no? Pwede akong maglagay din ng L-type na upuan. Nang sa ganun, maraming makaupo. So imagine that, maglagay ko dito ng L-type na upuan hanggang dito, tapos dyan yung TV. Solve! Ang dami kong bisita na pwedeng i-receive dito sa ating living area. Okay, so dito naman sa portion na to, ayan, naglagay sila dito ng table. Guys, dito sa ating dining area, iikot ako sa dining area kasi gusto kong ipakita sa inyo na ang luwang ng ating dining area. And dito sa ating dining area, six-seaters na dining table yung nilagay nila. And still, I can, no, pwede kong umikot sa ating dining area. Ibig sabihin yan, ang luwag po ng ating dining area. Okay, so next is our kitchen area. So, ang pinakamalaga sa lahat, yung kitchen area. So for our kitchen area, ang turnover natin dito, yung countertop natin ay 60 by 60 na ceramic tiles. Tapos, meron tayong source of natural light and ventilation dito sa ating sink. Tapos, single sink lang siya. Then, meron tayong built-in na cabinet kasama sa baba. Pagdating naman dito sa taas, ay wala tayong built-in cabinet. Tapos, pwede ka rin dito maglagay ng range hood nang sa ganon, hindi mangamoy yung bahay mo pag nagluto ka. Lalo na, tayong mga, alam mo yun, mga Pilipino na mahilig talaga sa tuyo. So, pag once nagluto ka ng tuyo sa loob ng bahay mo, pati sa inyong living area, and doon na rin sa inyong mga kwarto ay mangangamoy talaga. Chak ng mangangamoy talaga. Okay? Ngayon, kung gusto mo namang lakihan yung inyong kitchen area, gusto mong i-extend yung inyong kitchen area, pwede mo siyang i-extend hanggang dito sa likod. Kasi nga, kanina, ito yung pinakita ko sa inyo na space kanina na pwede mo pa siyang sakupin the moment na kung gusto mong i-extend yung inyong kitchen area. Alright, so next is our toilet and bath. So for our toilet and bath, gaano nga ba kalaki yung ating toilet and bath? Okay? So here, ayan, syempre, kasyang-kasya. So andito yung ating pinaka shower area. Tapos yung ating tiles pala dito sa ating toilet and bath, ano? Hanggang dito lang siya. Tapos 20 by 20 na ceramic tiles yung gamit nila. Meron tayo ditong water closet. And of course, yung ating mini lavatory. Dito sa portion na to ay meron pang maliit na space. Pwede mo siyang gawing storage area. So ngayon, aakit na tayo sa second floor at aalamin natin kung gaano kalaki yung kanilang two bedrooms. So again, this is 63 square meters floor area and the lot area is 80 square meters. It has two bedrooms. Two toilet and bath. Pero ang sinabi ko sa inyo kanina, pwede po siyang gawing three bedrooms and two toilet and bath. Tara na po! Okay, so dito sa ating hagdanan, ayan siya, no? Ay, Diyos ko po. Nakakapagod. Parang pagdating mo dito, parang susuko ka na. Okay? Kasi, ang taas kasi ng ceiling nila. So, nung pinakita ko sa inyo kasi kanina, ang taas ng floor to floor, yung height nila,
from floor to ceiling dito sa ground floor, sobrang taas. Kaya yung ating hangdanan ngayon ay medyo masa-challenge ka talaga pag umakit ka. Pero that's a good thing naman kasi unang-una, sobrang aliwalas ng ground floor mo. And hindi mo na kailangan mag-electric fan actually. Kasi nga, maaliwalas yung baba nyo. Okay? So, di ko alam kung saan tayo magsisimula. Dito muna tayo. Okay. Una, bago tayo pumasok sa ating mga kwarto, i-check muna natin yung kanilang toilet and bath. So again, this is their toilet and bath. Ito yung ating pinaka-shower area. Meron tayong water closet and of course, yung ating lavatory. Yung tiles natin ay magmula dito, ayan, dito sa ating water closet, dito lang sa ating shower area. So first, etong bedroom number one. So for their bedroom number one, wow! As in, wow! You know what? Sobrang laki naman talaga ng kwarto nila. Kaya wow na wow for me. For me, sulit na sulit itong kwarto natin dito sa bedroom number one. Kasi naglagay sila dito ng queen size na bed. Actually, para siyang master's bedroom eh. You can use this as master's bedroom kasi nga, ang laki ng kwarto nila. Okay, so naglagay sila dito ng queen size na bed. Tapos meron sila itong space. Meron tayong dalawang bintana. Isang bintana dito at isang bintana naman dito. Tapos naglagay sila dito ng cabinet. Nang sa ganon ay mabigyan kayo ng idea na nilagyan na ng bed. Tapos cabinet. Tapos may mga maliliit dito na mga shelves. Lagay ng books ninyo. Then this is how breathable your room number one is. Wow! Okay? So this is probably your master's bedroom. But i-check muna natin yung ating bedroom number 2. I-check natin yung bedroom number 2 kung anong kaya niyang ibuga. Kaya niya bang tapatan yung ating bedroom number 1? Let's find it out. Okay! Wow! So, dito sa ating bedroom number 2, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dito sa ating bedroom number 2, pwede mo siyang gawing 2 bedrooms actually. Pwede mong hatiin hanggang dito, tapos isang bed dyan, at isang bed naman dito. Kasi nga, sobrang laki na. Kayo yung tipong pamilya na mag-asawa tapos may dalawang anak, I think that is enough for you, these 2 bedrooms. But if you want to maximize the space ng inyong 63 square meters na floor area, actually, you can put an additional room here kasi nga, ang laki po niya. Yan. Yun po yung kagandahan dito sa bahay na to, sa model unit na to. Kasi nga, pwede mo siyang gawing 3 bedrooms. And for as low as, guys, 4.1 million pesos lang. Nagkamali ako kanina. Sabi ko kanina 4.1. Sabi ko kanina is 4.2. But actually, the price of this house is 4.1 million. And for as low as 410 pesos down payment through bank financing, then, ito yung makuha mong bahay. Wow! Sulit na sulit. So, double size na bed, tas nagdigay pa sila dito ng pull-up bed. Ang purpose nun, pag malaglag ka, may sasalo sa'yo dito sa baba. Ganun lang yun. Kung dalawa kayo matulog dyan sa baba o sa taas. Okay, so meron tayong bintana. 1, 2, tsaka isang malaking bintana dito. O, diba? Pag binuksan natin yan, ay hindi mo na kailangan magbukas pa ng ilaw. Kasi nga, sobrang aliwalas na ng inyong kwarto dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is provision for 3 bedrooms. Tapos nilagay sila dito ng space since sobrang laki ng kanilang kwarto, naglagay sila din dito ng sobrang laking cabinet. But actually, this room, you can convert it up to 2 bedrooms. Okay, future homeowners and investors, this is the price for our
Aspen Model Unit. Single attached house and lot na bahay with a lot area of 80 square meters and the floor area is 63 square meters. It has 2 bedrooms, provision for 3 bedrooms, 2 toilet and bath at isang parking lot. Ang price natin is 4,102,226. At ang ating down payment through bank financing is only 10%, that is 410,223. Bawasan natin ang reservation fee na 10,000 pesos at ang matitira ay pupwede natin siyang i-divide up to 24 months. Then yung monthly down payment for 24 months is only 16,676 pesos lang. Yun yung inyong balance na 90% is payable po siya through bank financing. For 20 years, yung inyong monthly amortization is 26,686 pesos lang. Para naman sa ating mga future homeowners and investors na gusto mag-avail through Pag-IBIG Financing, eto naman po yung ating price. Yung price natin is 4,102,226 at ang kanyang down payment naman ay 20%. But don't worry, future homeowners and investors, that 20% is pwede rin po siyang bayaran up to 24 months without interest. Then ang inyong down payment is only 820,426 pesos lang. Bawasan natin ang reservation fee na 10,000 pesos at ang matitira ay pwede natin siyang i-divide up to 24 months. Din yung inyong monthly down payment for 24 months is only 33,769 pesos lang. Din yung inyong remaining balance na 80% and that is payable for Pag-IBIG Financing and for 30 years, that is 20,207 pesos lang ay pwede ka nang magkaroon ng isang 80 square meters na lot area with 63 square meters na floor area na bahay, complete ang kanilang turnover with tiles, with paint and partition. Kayo na lang po yung kulang dito sa ating Aspen Model Unit. Okay, for more details about this project, trippings and reservation, please i-dial niyo po yung number na naka-flash dyan sa inyong screen. And if you are new to my channel, kindly click that subscribe button and hit that notification bell para pag mayroon akong bagong videos na i-upload sa aking channel, ay agad namin kayong ma-notify. Again, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. Thank you so much for watching and God bless.